and welcome to our service. Is today your first time here? Maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we are a group of people that loves God, upholds His Son's teachings, and want more of Him in our lives. Our guide is the Bible, because we believe it to be the absolute in matters of faith. Our vision is to share the message of the hour, salvation, and God's love. At our church, you'll find worship through music and singing. Because our God is truly amazing. He created everything, great and small. His love for us is powerful and completely unconditional. We'll work really hard to bring you practical teachings, sound doctrines, and relevant messages to equip and guide us every day. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We are all here to help and support each other along the way, because nobody should have to travel alone. So, thanks for joining us today. Welcome to Tabernacle of Jesus Christ Church Online. Good morning po sa inyong lahat. Amen. Maya ka, abak po kaya kong. And we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Welcome po ang bawat isa sa umagang ito in His place of worship, His sanctuary, where the eagles will gather and rejoice and feast in God's Word. Amen? At today, binabati namin ang bawat isa. Also, I'd like to greet the viewers of our church online. And this is now being streamed. It is now being streamed via YouTube. And you can search sa YouTube po, just type TJC TV. And makikita nyo po yung ating signature logo na menorah or the seven candlesticks colored red. So nandoon po yon, and it started a month ago na lahat ng mga messages natin are being uploaded there or streamed there, premiered there, kasi tinanggal na ng Facebook yung capability, right, ng Facebook Premiere. So lahat po tayo will slowly transition and going to YouTube. Yeah. So I hope that this broadcast, this video will bless you today, and the worship service will bless you as well as the Word of God. Amen. So sa araw pong ito, I hope that you all are ready to worship God. Amen. And this is God's day, and totoo po na we should rejoice and be glad. Amen. And before we start, we'd like to read a passage in the Bible. And in Psalms chapter 104, verses 33 says, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. And in Psalms 59, verse 16 says, but I will sing of your strength. I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress. Amen. Amen. And may God bless the reading of His Word. I'd like to request everybody to please stand. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We glorify your name, O God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Brother Raynan, can you please open us with a word prayer today? Yes, Lord. Let's pray.
Hallelujah, hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, we thank you for the whole week, Panginoon, na ginabayan mo kami, O God. We thank you for the miracles, Panginoon, for the answered prayers, O God. Lord, kung sino man po, Panginoon, ang may sakit sa umagang ito, Panginoon, we're praying for them, Panginoon. And also, Panginoon, yung mga kapatid po namin, O God, na papunta pa lamang, Panginoon, na i-bless niyo po sila at ingatan, O God. Lord, may we feel your presence today, O God. Nawa, Panginoon, kalugdan mo, Panginoon, yung mga papurit namin, Panginoon, sa umagang ito, O God. Iyanagin niyo po, Panginoon, yung mga worship team, Panginoon, at kaming lahat, Panginoon, na mag-aalay ng papurit pagsamba sa inyo, Panginoon. For today is the day that you have made, O God. Yes. And we will rejoice, Panginoon. Lord, isasantabi namin, Panginoon, yung mga worries, mga fears, Panginoon, sa mga puso at isipan namin, Panginoon. And ikaw lamang, Panginoon, nag-iisipin namin sa umagang ito, O God. Ikaw lamang itataas namin, Panginoon, Lord. Dahil deserve mo, Panginoon, yung mapuri, Panginoon. Deserve mo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Dahil wala po kami dito, Panginoon, kung hindi dahil sa iyong biyaya, O God. Maraming salamat, Panginoon. We will worship you. We will praise you. In Jesus' name. Amen, Lord. Hallelujah. We bless you, O God, today. We worship you. We magnify you, Lord, today. Hallelujah. Let's worship God today. Upon Jesus, look full and
Hour, oh God. Every minute, every day that passes by, we acknowledge, oh God, our weakness, and we acknowledge, Lord, that the fact that we need you in our everyday lives. Hallelujah.
person runs deep, your grace is come on, church.
sa umagang ito. Hallelujah! Amen, Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. We need you, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon Diyos. We are nothing without you, O God. Worthy of every song I could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. And worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you, oh God. And we sing, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those I will build my
church together. Hallelujah. Can we say amen? Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Amen. Everybody happy today? Amen. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice. Listen, I won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today is the day. One more time. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on. That, or I won't. Oh, I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say.
Come on, we sing. Oh, I won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today's the day. One more time.
Amen? Hallelujah. Yes, tuwing kinakanta po natin ito, laging napakaganda. Nag-stand out lagi yung last part ng chorus. Can you show it to them? Diba? It says, I won't worry about tomorrow. Amen? I'm giving you my fears and sorrows. And where you lead me, I will follow. Amen? And I'm trusting in what you say. Because today is the day. Amen? Amen? Let's sing that for the last time. Oh, I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. For the last time. Oh, and I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the God, totoo Panginoon Diyos na ang araw na ito ay para sa iyo dahil ito'y sa iyo, Panginoon Diyos. At karapat-dapat ka, Panginoon Diyos, na maitaas sa araw na ito. And God, we chose to be here. We chose to worship. We chose to come here at church because we always believe, O God, that Word says that better is one day in your courts than thousands elsewhere. O God, tulad ng kantang inaawit namin, as we gather, may your spirit work within us. For we will be blessed because we came. And I believe, we believe, O God, that you will continually pour out your blessings to each and every one today. Kayo lang, Lord, tulad ng sinasabi ni Reynan kanina, ikaw lang ang nakakaalam ng bawat panalangin, Lord, yung mga miracles that are happening, Panginoon. Hindi pa man nangyayari yung mga milagro, Panginoon, pinasasalamatan ka na namin, Panginoong Diyos. May it be a good one or not so good one, we still want to thank you, O God. Because we believe, Lord, you are always in control of everything. Oh God, kaya naman sa oras na ito, pinupuri ka namin, tinataas ang hindakin ng pangalan. We ask that may you bless our preacher today, anoint his lips, and may we be able to give our utmost attention, oh God, to hearing your word. Maraming salamat, pinupuri ka namin, oh God, and we give you all the honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen. 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 Thank you, Jesus. You may now be seated. Hallelujah. Thank you.
Amen. Tayo tumayo po muli at tayo po'y muling humiling ng panalangin. Hallelujah. O aming Diyos na dakila at banal, muli kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. At kami nakadako ng ligtas sa lugar na ito upang kayo ay aming sambahin, purihin sa Espiritu at sa katotohanan. At muli ay ipagpatawad po ninyo ang anumang aming mga pagkukulang, kalabisan na nagawa. Nais namin na maging dapatin niyo po sa umagang ito. Salamat po at samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. At nawa ay kayo po manguna. At nawa ang bawat salitang maihahayag ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay, sa lahat ng dumating, Panginoon. At alam namin na kayo ay kasama namin sa sandaling ito. Muli ang iyong patnubay at paggabay at pagbabasbas sa inihiling namin sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Amen. Alam ko naman na nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. At salamat po at nakapagpapatuloy tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. At kung kayo po ay nakakasubaybay sa ginagawang fellowship o convention sa Amerika na kung saan nandun si Pastor at si Sister Jojo, ay mapapansin nyo po na ang mga mensahe ng bawat ginagamit doon ay halos patungkol sa individual na paglakad ng isang Kristiyano sa buhay na ito. At halos isang tema nandyan yung about the attitude, how important the attitude of Christian, maliban lamang dun sa medyo malalim na mensahe ni Brother Stroman, the soul in prison, and yung the wedding day ni Brother Eddie ata yun. At isang na gustuhan ko dun, siyempre yung mensahe ng ating mahal na pastor na back to Bethel and what is that in your hand. Alam niyo, kung napanood niyo po yun, habang pinapanood ko siya, ay kinilabutan ako. Talagang na-feel ko yung presensya, brothers and sisters. Dahil iba yung, although napakinggan na natin yun sa Banawe, pero habang pinapakinggan ko siya doon, ay iba yung dating, brothers and sisters. Talagang patungkol sa paglakad ng individual, brothers and sisters. And especially noong after niya, hindi pa nga siya nakakatapos, eh, halos yung mga tao ay tumatayo na. Parang dito rin sa atin na talagang halos ay may revival sila. Akala mo nga na dito lamang din yung setting ng fellowship eh. Dahil talaga makikita mo sa harap yung mga sisters na talagang yung revival, I mean, brothers and sisters. Even yung mga kalalakihan doon. Alam niyo naman si Pastor, basta hindi naman siya tumawag ng altar call, talagang automatic na pumupunta yung mga tao sa harapan para ipag-pray. And I felt that, brothers and sisters, kung kayo talaga ay nasusubaybayan yung gawain doon. At sa dami ng mensahe doon, brothers and sisters, talagang ang pagkilos sa panahon ngayon ay, kumbaga,
ang mga tao ay inuugana sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din dito sa atin, brothers and sisters. I hope this message is a matter for Christians today. Kung ito ba'y mahalaga pa, o dapat bang pag-usapan na bagamat madalas nating naririnig. Pero kailangang ulit-ulitin dahil ito yung maghahatid sa atin sa ganap na kasakdalan. Kung wala ang isang Kristiyano sa kanyang buhay, itong ating pag-uusapan. Ang nangyayaring kaguluhan sa paligid natin, higit sa lahat, between yung conflict between Russia and Ukraine, yan po ay ugat ng malaking pride, brothers and sisters, na kung saan ay may malaking kulang kung kaya't nangyayari mga bagay na yan. Maging sa ating bansa ay kabi-kabilari ng krimen na nangyayari, mga karahasan, brothers and sisters, na nangyayari sa ating paligid. Meron nga dyan napabalita na patay na, hinukay pa, at pinagsamantalahan pa. Parang hindi na yata ito gawa ng isang taong may matinong pag-iisip, kundi ito ay gawa na ng isang kaaway o demonyo, mga kapatid. Kaya meron din tayo nabasa sa aklat ng ating sa San Mateo, Saint Matthew, na because iniquity abound, the love of many waxes cold, becomes cold. Sadyabang nanlalamig na ang pag-ibig ng bawat isa, hindi lamang ang mga anak ng Diyos ang nanlalamig, higit sa lahat ang mga nasa labas. Ang sabi nga rin sa nakasulat na kung ang mga anak ng Diyos ay halos hindi maligtas, ano kaya ang mangyayari o kasasapitan ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Amen? Kaya po yung ating ginagawang pagtitipon linggo-linggo ay napakahalaga. Huwag po sana natin itong ibaliwala sapagkat ito ang magiging barometer o gauge upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan nagiging conceited na ang ating paglakad, nagiging boastful na sa mga maraming bagay, especially kung ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na kung saan ay nahigitan pa ang mga hinihiling mo sa Panginoon. At meron naman ang iba ay talaga hanggang sa mga sandaling ito ay struggle pa ang kanilang panalangin na kung saan hanggang ngayon ay nag-aasang pa rin ng katuparan. Kaya isa lamang ang huwag nating alisin sa ating buhay, yung pag-asa na siyang tanging nananatili sa ating buhay. Higit sa lahat ay yung pag-ibig na siya natin pag-uusapan sa umagang ito. Tayo ba ay mayroon pa ang pag-ibig sa isa't isa, sa ating mga mahal sa buhay, sa kapwa natin, sa nakakasalamuhan natin? Dito natin makikita kung anong klaseng pag-ibig meron ang ibinigay o ating natamo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Brothers and sisters, and as I promised the last time, no, na diba minsan maririnig nating madalas yung God's unconditional love. Totoo po. Merong ang Diyos na unconditional love at meron din siyang conditional, brothers and sisters. Kaya depende po yan sa paglakad ng isang Kristiyano. And sa umaga pong ito, yung pong unconditional love na ating pag-uusapan ay masasabi nating isa term o yung bang psychological term na kung saan actually hindi natin makikita sa Bible. Amen? Wala tayong makikita na unconditional love. God's love revealed
in the Bible. Naniniwala kayo roon? Sa pamamagitan ng kanyang mga sulat sa Biblia, na ipaparating niya sa tao ang kanyang unconditional love. Misa narinig natin God's unconditional love. Depende kung ano ang inilalakad ng isang tao. Yan po ang ating tingnan sa umagang ito, ang paglakad natin, bakit hindi tayo nakaka-receive whatever na ating inihiling sa Panginoon. And maraming mga bagay o maraming natala sa Biblia about God's unconditional love. Nandiyan yung sa Awit 136, mamaya basahin natin. O sige, basahin natin bro, 136. Hallelujah. Awit. Sapagkat pag ito ang isang bagay na inalis sa isang tao, pawang kaguluhan ang kasasapitan. Amen? Pero kung ikaw ay may pag-ibig, ang lahat ay kaya mong batahin. Amen. Hallelujah. Kahit isang mahaba to, pero oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Verse 2, oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Mahaba po yan, lahat yan, His mercy endures forever, brothers and sisters. 1 John 4, baka kasi ang iba sa inyo rito, hindi na nagbabasa ng Bible, itong pagkakataon natin na makapagbasa tayo ng Bible. Amen? Sino dito ang araw-araw nagbabasa ng Bible? Oh, si Brother Matthew araw-araw. Oh. Siya lang ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Sabi nga, meditate day and night, no? The scriptures. O kaya ito na yung pagkakataon nyo na mabasa natin. Verse 16. To 18. Misa, nakakaligtan na natin magbasa. No? E ano may bibigay natin talata? O reseta sa iba kung wala tayong kargadong verse sa buhay natin. Di ba, bro? Ikaw, anong memorize verse mo? Yan. John 3:16. Mamaya, paplansahin natin yan. Yung simple na verse, no? Na common, lahat sinasabi, pero kung lalaliman mo pagkaunawa ron, nandun yung God's unconditional love. Brothers and sisters. 16. And we have known and believed the love that God has for us. Yan. Amen? God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. Verse 17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Yan ang sinasabi natin, na in the day of judgment, tayo'y harap sa Kanya, ay kung makita na, ay, Brother Raynan, eto, may kulang ka. Hindi mo ginagawa ito sa lupa na dapat mong gawin. Di ba? Eh, you know, pineperfect tayo eh, madala na para maging boldness tayo in the day of judgment. Sasabihin natin, ba, kung ako, malakas sa loob ko dahil alam ko na ginagawa ko ito. Because as he is, so are we in this world. Habang tayo nandito pa. 18, last. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Amen. Marami pa. Sa Awit 33, basahin din natin. Ang dami nito, mga kapatid, yung unfailing love ng Diyos. Misan, pag nabasa nyo, mabubulaga na lang kayo sa kabutihan niya. Verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Amen? Punong-puno ng kabutihan, kasaganaan. Exodus 15:13.
Yan. Minsan nga, ang iba dyan sa inyo, wala na, hindi na nagsusulat. No? Sino may dalang ballpen at notebook? Wala na rin. Bagay, nasa cellphone, no? Nandiyan may yung cellphone, kung ang Bible nyo ay olive, pag nag-type nyo yung verse na yan, makapuntahan nyo yung reading history, nandoon, tinype nyo yung mga verses. Amen. Verse 15:13, ano? Exodus, yeah, no? You in your mercy have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Yan po yung ginagawa ng Diyos, brothers and sisters. And sa Greek word, meron silang four words about love. Unang-una doon po yung ito. Madalas binabanggit ang ating mga pastor, eros. Anong ibig sabihin ng eros? Ito yung intimate love. Storge, about family love. Philia is about friendship love. And last, ano yon? Yun, very good. Agape, yan yung unconditional love. Yan ang maganda, no? Merong konting interaction. Amen, brothers and sisters. Agape, love. Pag wala ito sa puso ng isang tao, Kristiyano, ibawang chaos o kaguluhan ang mangyayari, iba, brothers and sisters. Kaya nga sabi ko kanina, ito pang pag-uusapan kaya namin ay mahalaga pa ngayon sa buhay ng isang Kristiyano, brothers and sisters. At yan po ay ibinigay at ginamit din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, minsan babasahin, mamaya balikan natin sa 1 Corinthians 13. Amen, brothers and sisters, nakapaloob dyan ang lahat. And ito na yon sinasabi ko kanina in John 3:16. Simple lang itong John 3:16, ang pinapaabot nito, you know? Basahin natin, brothers and sisters. Baka kasi ito lang yung favorite verse ni Jen, you know, ni Jer. Pero kahit yan lang ang favorite mo, malaki yan, mapapalawak mo pa yan kung anong ibig sabihin yan. Dito, makikita rito, nare-reveal yung unconditional love ng Diyos. Dahil kasi, sinong ibinigay niya? Anak niya, di ba? Ikaw ba, pagka nagkaroon ka ng anak, kaya mo bang ibigay, sacrifice yung anak? Hindi, basahin natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang sino man daw na maniwala sa Kanya ay may kakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito lalabas yung unconditional and conditional love. Kasi may condition eh. Whoever believes. Diba? Kung sino lang ang tatanggap, brothers and sisters, ay hindi mapapahamak bagkos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung mga unconditional love na ipinarating ng Diyos na nakatulad dito sa Biblia, brothers and sisters, at meron ding mga scriptural reference na tayo babasahin na meron mga conditionality, brothers and sisters. Hindi naman pwedeng ang anak ko ay hihingi ng isang bagay sa akin nang hindi ko man lang muna siya tatanungin ako ito'y para saan. At ikaw ba ay worthy na bigyan ito? Hindi po eh, dahil winaway din natin. Ang Diyos, ganun din eh, brothers and sisters. Na hindi niya agad-agad, kundi, teka muna, bago ko ibigay sa ito, merong mababasa tayo na if, but, and who. Dito, whoever believes in Him. Tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John 14.
23. John 14, 23. Kaya nga sabi ko kanina, ito kaya ay mahalaga pang pag-usapan sa panahon natin ngayon. Sasabihin, simple lang. Pero tingnan niyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa mga tao nung time na siya ay nagsasermon. Ito po yon. Jesus answered and said to him, merong if eh. If anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him and we will come to him and make our home with him. Amen? Ako at ang Ama, sasamahan ko siya. Merong pasubali, may if eh. Kung tatanggapin daw natin, brothers and sisters, yan yung pag-ibig ng Diyos. Na through the works of Christ, yan, ay naisisend niya yung message, brothers and sisters, na kung if anyone loves me, sabi, kung sinong ako'y mamahalin at ang Ama, my Father will love him also, yan, mamahalin din. And we will come to him and make our home with him. Kasama mo siya eh. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, ano pa? Sa John 3:18. John 3:18. Brothers and sisters. Tignan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At yung response naman natin. He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already. Imagine, no, condemned already doon sa mga hindi naniniwala sa kanya. Amen? Tingnan niyo po, oh, may conditionality na sinabanggit dito eh. Hindi, unconditional love. Ay, hindi ka naman naniniwala paano ka magkakaroon ng blessing o biyaya o paano kang didinggin kung does not believe. Yung condemn already, oh, yung naandyan na. Yung pala mga hindi tumanggap sa kanya, hindi naniwala sa kanya, ay may hatol na. Ayan, oh, already, oh, di ba? Because he has not believed in the name of the only begotten Son. Ayan yung John 3:16. Na hindi naniwala sa kanya, ay mayroon ng hatol para sa kanya, brothers and sisters. May mga if, brothers and sisters, but, if and buts, na binabanggit dito, brothers and sisters, no? But tayo rito, dahil sa pag-ibig na binigayin natin sa Panginoon, o sinuklian natin ang kanyang pag-ibig, sinunod natin siya. Kung kaya nga tayo palaging nandito eh. Kung kayo wala rito, ibig sabihin wala kayong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Brothers and sisters, iyan is a kind of love na pwede nating express through ito, gathering. Brothers and sisters, na wala sa iba, na akala nila ay ganun lamang ang ginagawa. Minsan, mapagsasabihan pa tayo ng hindi maganda. Brothers and sisters, ano pa? Sa Exodus, tignan natin sa Lumang Tipan at yan ay meron na rin paalala sa mga tao ng Diyos. Exodus 19. Yan. Hallelujah. Exodus 19:5. Mapapansin natin po rito yung palaging sinasabi sa kanila na if you obey my voice and my commandment, brothers and sisters, yun pong napakalaga yung obedience, ang pagsunod. Dahil kung wala ka nito,
wala kang pag-ibig, hindi mo kayang gawin ito, brothers and sisters. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Amen, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Deuteronomy 11:26-28. Yan. Parang mayroon tayong reading scripture portion. Sabi ko nga kanina sa inyo, hindi kayo nagbabasa ng Bible, ito na yung pagkakataon. Deuteronomy. Behold, I set before you today a blessing and a curse. Amen? Yan, blessing and a curse. Continue, brother. Hanggang ano ba ito? Hanggang 28 lang. The blessing if you obey the commandments of the Lord. Yun pala yung sekreto. If you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you today, and a curse if you do not obey the commandments of the Lord. Sumpa pala. If you do not obey the commandments of the Lord, your God, but turn aside from the way which I command you today to go after other gods which you have not known. Yan, no? Yung mga Israelites kasi nag-turn sila sa other gods at yan po ay isang pagsuway na, brothers and sisters. Marami pa tayo na makikita na pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang unconditional love. At yun ding conditionality na kung saan may if buts na sinasabi, brothers and sisters. Kaya meron pong parang pagkakaiba o distinction yung unconditional and conditional. Yung pong conditional kasi yan, pwede mo siyang ma-earn through sa isang, let's say, sa isang magkasintahan. Hindi mo makukuha yung trust niya kung hindi mo siya pakikitaan din ng talagang pagpapahalaga o pag-ibig sa isa't isa. Yan yung conditional, brothers and sisters, na hindi mo pwedeng basta-basta makukuha yung kanyang tiwala kung hindi ka rin magpapakita sa kanya, brothers and sisters. While yung unconditional love naman ay parang without limit, walang borderline o walang masasabi natin na ano ba yun? Hinihinging kapalit without expecting in return, brothers and sisters. Yan yung ang Diyos natin, ganyan eh. Ang gusto lang naman niya, sumunod tayo sa kanya, brothers and sisters. Minsan, yung unconditional love binibigay natin doon sa it is worth, diba, na sila'y makatanggap. Kaya nga sabi ko sa isang magulang na sa kanyang anak, hindi niya basta-basta binibigay sa kanyang anak. Tinitignan niya rin, brothers and sisters, na kung hanggang saan ang kanilang kayang gawin at sundin kung anong patakaran sa isang bahay. Let example, brothers and sisters, hindi lahat. And maraming ibinibigay ang ating Diyos in the sense na ang the very nature of God is love. Amen? Kaya nga, babasa natin dyan na God is love. Amen? Sa buhay ba natin ay meron bang nagiging malalim yung namumutawi o namamalagi sa ating puso yung love? Naalala ko yung mensahe ng ating mala pastor eh, doon sa Amerika na what's that in your hand? Diba? Ay kung sabihin ko sa'yo, what's that in your heart? Diba? Parang gano'n, what's that in your heart? Bitterness? Hatred? Or love? Yun. Diba? Napakahalaga eh, na itong ating pinag-uusapan. Dahil kung, sabi ko nga, kung walang pag-ibig sa isang tao, sa isang Kristiyano, wala. Wala tayong pagkakaiba sa mga nasa labas. Kaya nga, yung unconditional love ng Diyos is pinapakita through the works of our Lord Jesus. Pinakita ng ating Panginoon kung paano siya lumakad eh. Diba?
Lahat iniis niya eh. Ni wala siyang lahat ibinato na sa kanya. Pero hindi pa rin, nag-ano ba siya, nag-retaliate, brothers and sisters? Hindi. Dahil napakahaba ng tiniis ng ating Panginoong Jesus hanggang nasa bayubay na nga siya, wala pa rin siya, wala. Sabi nga na para siyang isang tupa na dinala sa isang katayan na niga putok man ay wala kayong narinig. Amen? Ibig sa talagang kahit na ano pang panlalait o bato na ibigay mo sa isang tao na ito, wala kang maririnig eh. Dahil kasi talagang ang nasa kanya, puso niya, punong-puno ng pag-ibig. Brothers and sisters, na siyang kulang sa panahon ngayon. Amen? Na pag walang kang pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong kasama sa bahay, mahal sa buhay, asawa, anong kahinatnan ng mga bagay na ito? Wala po, brothers and sisters. Kaya ang Diyos, yung kanyang unconditional love patuloy. Pero, mayroon pa rin mga bagay na kailangan gawin, brothers and sisters. And there is never a moment na hindi nagmahal ang Diyos. Dahil ang Diyos, ang lahat ng kanyang ginagawa ay out of love, brothers and sisters. Amen? Kaya tayo, sa paglakad natin, sa buhay na ito, huwag nating aalisin yan sa paglakad sa buhay o sa puso ng bawat isa. And alam nyo ba na ang Diyos ay nagagalit din? But His anger is an holy expression. Saan natin mababasa yon? Yung madalas minsan kinakanta natin? Sige. Nakalimutan ko rin. sa awit yon. Alam nito ni itong anak natin si Judah. Awit 30. Ayan. Yung inaawit natin minsan. Madalas natin narinig kay Pastor. Ano yung tasing? Sige, tingnan natin. Tanya, hindi nyo alam. Kasi hindi kayo nagbabasa ng Bible. Ha? Pasensya na kayo, ha? Kailangan talaga natin magbasa ng Bible sa panahon ngayon. Alam nyo yung minsan, yung nakapost ngayon kay Bible, yung kay Pastor, yung Daniel, na yung lawlessness will abound, laganap. Ang masama ay lalo magpapakasama at ang mabuti ay lalo magpapakabuti. Brothers and sisters, huwag na bang mangyari sa mga tinawag ng Panginoon. Awit 30. Awit. Yun, naalala ko na. Yung bang anger niya is a holy. Ba? Meron kasing galit, nagagalit tayo, pero hindi naman yung totally. Kasi pag galit, nagalit ka, ganito yan ha. Pag ikaw ay galit at namahay sa puso mo yung galit, ang resulta niya, papatay ka na. Hatred na eh. Meron kang ano rito eh, namamahay sa puso mo. Iba yung puot sa galit. Di ba? Ang puot, talagang gusto mo siyang anuin eh. Sakmalin eh. Pero yung galit lang, galit ka ngayon, pero mamaya okay na, di ba? Mababa lang eh. Pero ito, yung holy expression ng Diyos. Ayan, 30, 5 yata yung 5. Tingnan natin sa 30. Ayan. Sandali lang magalit ang Diyos, oh. Di ba? Bakit nasulat yan, mga kapatid? For His anger is but for a moment. His favor is for life. Ayan, oh. Di ba? Kaya siya nagagalit, taba, ay pagtutuwid lang yan. Pero yung favor niya, hindi nawawala. Weeping may endure for a night. Maaring magtagal, brothers and sisters. Pero ano yung kasunod? Sige nga, pakibasa. Oh, joy comes in the morning. Amen? Today is the day. Diba? Kinanta natin, I won't worry. Ayan eh. Ang Diyos, napakabait, napakabuti. Dapat ang Kristiyano na tinawag, ay paanong makikita sa buhay mo si Kristo? Ayan. Parang hindi naman yung hindi naman yung parang holy ka sa lahat ng ano. Yung bang nakikita sa pagsalita natin, yung paano tayo mag-interact sa tao, paano ipakikitungo natin sa tao, yung transaction natin sa labas, paano natin tayo by
may mga salita niya na binabanggit, brothers and sisters, no? Minsan nga, may magtatanong sa'yo, tayo na mga kababaihan, mga sisters natin, minsan tatanungin, Christian po kayo? Diba? May nagtatanong ganun eh. Sa inyo naman siguro, dahil may nagtatanong din, dahil sa pamamagitan ng salita natin, ay naipaparating natin na, oo, Christian, nagkakaroon tuloy ng opening sa mga tao, brothers and sisters, na ma-share mo kung ano naman yung ibinigay sa atin, brothers and sisters. Amen? Yan yung holy expression. Sa Micah 7:18, tingnan natin sinasabi doon sa Micah. Give me 20 minutes. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage? He does not retain his anger forever. Amen, di ba? Hindi naman siya nagagal. Ang Diyos natin, hindi siya gano, hindi siya berdugo upang tayo'y parusahan. Nandun yung kanyang favor, brothers and sisters. Because he delights in mercy. Amen? Meron din sa awit, di ko lang matandaan na if I cherish iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Di ba? Kung meron daw mamamay sa aking puso ng mga bagay na masama, ako ay hindi diringin ng Diyos. Sa awit din natin mababasa, if I cherish or harbor iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ito siguro rason kung bakit may mga panalangin na ang isang tao ay hindi niya na nakakamtan. Dahil siguro, yun nga sabi, kung mayroong namamahay sa puso na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Amen, brothers and sisters. Ano pa yung kabutihan ng Diyos? Sa Matthew 5:45, ito madalas natin nakikita. Ito yung kabutihan niya, hindi lamang sa mabuti at maging sa masama ay pinapakita niya. Matthew 5:45. Kumbaga, sa humanity, yung kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, ayaw niya, ang gusto niya talaga lahat ay bumalik sa kanya. From the beginning of time, since time of Adam and Eve, nung sila'y nagkasala, di ba, nasumpungan nilang sila'y hubad. Pero anong ginawa ng Diyos? Dinapnan pa rin sila eh. Amen, brothers and sisters? Type and shadow, binigyan pa rin sila ng covering, brothers and sisters, sa kabutihan ng Diyos. Ano ba sinabi ko? 5:45. That you may be the sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil. Di ba? Pinasisikat niya rin sa mga masasama. And on the good. Amen? Kaya di pwede natin sabihin na nakuha ko to dahil sa ito, bigay ng Diyos. Pero binibigay niya rin eh. Meron din siyang pinapakita sa mga masama. And sends rain on the just and on the unjust. Amen? Brothers and sisters, minsan makikita natin pulo-pulo lang ulan eh. Minsan ang lakas sa lugar na ito. Ganyan eh. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi porke anak ka ng Diyos, ikaw lang ang maambunan. Kahit naman din ang masama, sila nga. Minsan nga, makikita natin kung sino pa yung hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siya pa yung talagang nagpo-prosper eh. Brothers and sisters, malay naman natin. Baka isang way yon na makita niya o makalapit sa Diyos. Brothers and sisters, minsan pa, yung sulat ni Apostol Pablo sa Corinto na ikaw ay pagpapalain at magagamit mo ito upang sa ganun ay marami ang magpapasalamat sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, marami ang nagbabalik sa Kanya ng pasasalamat eh. Let's say, nag-prosper si brother. Umunlad siya, ginamit siya ng Diyos, at namigay siya kahit na hindi naman niya kasama sa simbahan. Ano sasabihin nun? Thank you, Lord. Ginamit niyo si brother Roger. Amen, brother? Marami yung magpapasalamat sa Diyos. Yan ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto,
na kayo'y lalong pagpapalain ng Diyos upang magamit nyo at marami ang magbibigay pasasalamat sa Diyos. Brothers and sisters, kagaya rin ito na pinauulan niya sa masama at ganun din sa mabuti, brothers and sisters. Iyon yung kabutihan, yung unconditional love ng Diyos na ipinararating niya sa tao. Subalit ang tao nananatiling bingi, nananatiling bulag sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Na hindi dapat na mangyari sa mga tinawag ng Diyos. Tayo mga anak na niya eh, tinuring na tayong children of God, brothers and sisters. Iba na po yung ating, kumbaga, kung tayo ay nagpipill up sa isang application, anong status mo, married, tayo, ang permanent status natin is a children of God. Amen, brothers and sisters. Pwede natin, anong status mo? I am a child of God. Iba to ah. Parang, bakit? Tinawag ako ng Diyos eh. At ikaw ba? Ay kung gusto mong gawing permanent ang status mo, tayo na, sumama ka sa akin, umattend ka sa amin. Parang ganun, brothers and sisters. Kailangan natin maging malakas na sa panahon ngayon dahil the time is at hand, brothers and sisters. Sabi nga, redeeming the time. Amen, brothers and sisters. Samantalahin natin ang pagkakataon sapagkat ang panahon ay masama. Brothers and sisters, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Sabi nga sa 1 Peter 3 na hindi niya nais na marami ay mapahamak, brothers and sisters, bagkos ang nais niya ay makaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Amen. Kaya nagtatagal eh. Binibigyan niya pagkakataon ang marami. Kasi bakit ba tayo kinreate ng Diyos? Upang parusahan? Hindi po eh. Nais niya ay tayo makabalik yung relasyon. Yung relasyon natin sa Diyos. Ang relasyon ng tao sa Diyos, brothers and sisters. Iyan yung mensahe ng kabuuan ng Bible is about love. It's the very nature of God is love. Ang makabalik ang lahat ng tao sa paglilingkod. Ang relasyon sa Diyos, brothers and sisters. Hindi lamang po yan. Basahin natin ang sinasabi sa Romans 8:31. Ito yung best ever offering na ginawa sa buhay at sa mundo. Brothers and sisters, tingnan po natin ang sinasabi sa Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Thank you, Lord. Next. He who did not spare his own son, hindi niya ipinakait ang sarili niyang anak, ibinigay sa atin. Para ano? Upang tayo ay ibalik sa Kanya, sa Diyos. Hindi niya in-spare yung Kanyang anak, brothers and sisters. Amen? And, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay kung ang kanyang bugtong na anak ay binigay para sa atin? Ano pa kaya ang mga bagay na hinihiling o lahat ng bagay dito sa lupa ang hindi kayang ibigay? Amen? Ang lahat ng hinihiling natin, ipinapanalangin natin, ibibigay yan, brothers and sisters. Kaya nga ng mensahe ko, the last time, God answers us in our prayers in His most appropriate time, brothers and sisters. Ibibigay niya. Kung yung mga anak niya, di ba sabi ko, binigay niya, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Dahil ang kanyang pag-ibig, kanyang favor is for a lifetime, brothers and sisters. At hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Especially sa bansang Israel. Brothers and sisters, ang Israel ang nagkaroon ng vows sa Diyos. And God loves dearly ang Israel, ang bansang Israel. But they
turn to other gods, turn to other nations, brothers and sisters. Pero kinalimutan ba sila ng Diyos, brothers and sisters? Hindi po. Hindi po kinalimutan ng Israel. Kahit si Apostol Pablo, noong time na pinepersecute niya ang mga Christians, tinawag siya. Imagine, si Apostol Pablo, alam natin ang kanyang pinagdaanan, mayroon siyang sulat, dala-dala, upang tulik sa inya lahat ng mga nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon. Pero, one time ay dinalaw siya at he changed radically, brothers and sisters, no? Tinawag siya. Tayo rin, mga kapatid, mayroon tayong kanya-kanyang calling o panahon na kung saan tinawag tayo. Kaya kailangan natin na ito ay i-cherish natin, dalhin natin, isa buhay natin at isa puso natin yung mga bagay o salita na binibigay sa atin, brothers and sisters. And alam nyo, ang Bible ay nagpipicture sila ng marriage. Ginawang example dito sa istorya na ito sa Lumang Tipan, si minor prophet, si Hosea. Nabanggit na rin yata ito ni Pastor, ano? Na ginawang example itong tinawag na nakipag-usap ang Diyos kay Homer, kay Hosea. Hosea. Sabi niya, pumaroon ka at kayo ay ikakasal sa kay Gomer. Sino si Gomer? Si Gomer is a type ng isang lugar o Christian o Israel na isang prostitute. Sabi niya ng Diyos kay Prophet Hosea, pumaroon ka kay Gomer at sila'y magsasama. Imagine kung ikaw ay mayroong tatay na pwede mo bang ipagkasundo ang anak mo sa isang harlot, sa isang prostitute, o parang ganoon, brothers and sisters, di ba hindi? Pero ginawang example niya ng Bible na patunay na ang Israel ay tinuring na parang nangangalunya sila dahil pumaling sila sa ibang Diyos. At ito'y real story ni Hosea and Gomer. Nagkaroon sila ng anak, brothers and sisters. Pero tatlo yata naging anak nila. At habang sila'y magkasama, si Gomer ay pumupunta pa rin sa temple ni Baal. Parang ganun siya, no? Napatuloy pa rin siyang parang sumasamba. O yung as a prostitute nga ang kanyang ang status dito eh, brothers and sisters. Hanggang doon sa chapter 3, parang nagkahiwalay sila o na-divorce. Then sinabihan ulit siya ng Diyos na bumalik ka kay Gomer. Anong ginawa ni Hosea? Dahil sa kanyang pag-ibig, anong ginawa? Binili niya uli, no? Niredeem niya. Genius ang ating genius for today is there. Alam niya nangyari kay Hosea. Di ba? Pinuntahan niya kasi nag-divorce sila eh. Dahil nga habang magkasama sila, patuloy pa rin yung ginagawang blasphemy ni Gomer. Gomer yung babae yun, no? Hindi lalaki. At sinabihan ng Diyos na bumalik ka sa kanya sa chapter 3 at yun nga na he purchased again yung asawa niya. Na parang ang Israel ay pinabalik. Dahil parang ang Israel ang asawa ng Diyos eh. Parang ganun. Brothers and sisters. Amen? Tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos, ha? Gumagawa pa sila ng talagang real story sa Bible upang i-portray ang kalagayan ng Israel dahil sa kanilang pagtalikod. Ang mga Israelites, di ba? Nandiyan, ibinigay ng lahat sa kanila. Pero gumawa pa rin sila ng rebulto, brothers and sisters. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala. Ang sabi nga doon sa Romans na all Israel will be saved, brothers and sisters. And the call and
yung irrevocable, yung pagkatawag ng ating Diyos. At itong istorya na ito, brothers and sisters, na ipinakita yung unconditional love ng Diyos. Kahit na nagpakasama-sama, brothers and sisters, ay mahal pa rin ng Diyos. Minsan tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi o outside His will. But may spirit eh. Meron tayong espiritu na tinanggap na hindi ito na namamalagi bagkos ito yung nagkukonvict sa atin na kung saan ay dapat bumalik ka na. Brothers and sisters, sino pa ang istorya dito? Yung prodigal son, merong eldest and the youngest, no? Hiningi nung bata yung kanyang yaman at he squandered property in a riotous life. Brothers and sisters, hanggang naisip niya na mabuti pa siguro bumalik na ako sa tatay ko. Itong dalawang magkapatid, meron silang different attitude. Ano yung attitude ng nakakatanda? Nagalit siya sa tatay niya. Matagal niyo akong kasama. Kasi nung dumating yung kanyang prodigal son, ay talagang binigyan ng damit, sandalyas, at ipinagpatay pa siya ng matatabang guya. Samantalang yung panganay, meron din siyang attitude. At lumapit sa tatay na, ang tagal niyo na akong kasama at ginagawa at sinusunod ang mga bagay na tinuturo o inuutos niyo sa akin, ginagawa ko. Ni minsan ay hindi niyo ako pinagpatay ng matabang guya kasama ng aking mga kaibigan. Subalit, ang anak ninyong lumustay ng inyong ari-arian ay nagkaroon ng celebration. Different way, brothers and sisters. Pero yung ama, anong nakita natin sa ama? Yung nga, diba sabi nga natin mga pastor, sa Israel, yung nakaano ko eh, abito, slowly siguro, kung ipoportray natin, dahan-dahan siya, sinalubong yung nagbalik loob, brothers and sisters. Ang Diyos, napakabuti, amen? Amen, brothers and sisters. Ikaw, ako, tinawag sa iba't ibang panahon, sitwasyon. Itong story ng prodigal son, ganun din. Amen, brothers and sisters. Na open arms. Tuwan-tuwa eh. Diba? Matagal na nawala ang aking anak. Pero eto siya ngayon. Let's celebrate! Sabi ng Diyos. Dahil merong isang dumamalik, nagbalik loob. Amen, brothers and sisters. Sino pa ang may istorya na kung saan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay na-portray niya kung ano yung pag-ibig ng Diyos? Yung woman at the well. Sino yung woman at the well? Itong woman at the well, they have a husband several times. Amen? Siguro napagod na siya. Umupo na dun sa balon. Imagine, lima pala yung napangasawa nung babae. Umupo sa balon at dumating ang Panginoon sa kanyang buhay. And the woman met Jesus. And alam natin ang istorya. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na hindi mauubos. Brothers and sisters, the living water that gives eternal life, brothers and sisters. And alam niyo nangyari doon sa babae, nung makilala niya at naalaman niya, ito pala yung Messiah na darating. Alam niyo ang ginawa niya? Kulang na lang siyang magtatalon sa rooftop ng bahay para ipagsigawan. I found Jesus! Parang ganun eh. Natuksa sumpungan ko. Alam niyo, di ba, pumunta siya doon sa mga kababayan niya, ikinuwento niya, hali kayo, puntahan natin ang lalaki nagsabi ng mga bagay na ginawa ko. Brothers and sisters, at ang mga tao, hindi siya naniwala sa sinabi ng babae dahil nakita niya yung Panginoong Jesus. Brothers and sisters, na sinyeri niya, hinatid niya, brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Amen, brothers and sisters. Love, pag walang pag-ibig sa isang tao, sa bahay, pag walang love,
ano mangyayari? Amen, di ba? Sa pagkainan, habang kumakain, may nagse-cellphone, may nagkukwento. Hindi marapat, brothers and sisters, no? Dapat talaga na idagdag natin sa buhay. Kaya nga sabi ko nito, mahalaga pa ba itong pag-uusapan namin na ito bilang isang Kristiyano? Napaulit-ulit namang sinasabi, hindi po, dapat ay paalalahanan palagi. Dahil tayo nakakalimot. Iyon nga pagbabasa lang ng Bible, hindi na natin nagagawa. Brothers and sisters, hindi naman po sa pag-ano, hindi ko kaya yatang matulog nang hindi man lang nagbabasa ng Bible. Dahil pwede ka managinip na yung binasa mo ay dumating sa'yo, brothers and sisters. Paano tayong kakausapin ng Diyos kung ang mga laman ng isip natin, ang puso natin, ang mga bagay ng mundo? Di po ba? Kung wala na tayong inisip, kundi ang mga bagay na temporal, ano ba talaga ang goal natin sa paglakad natin dito? Bakit tayo nagkakatipon? Di ba? Ay huwag na tayo magkatipon kung wala rin lamang tayong goal na nais nating mitiin, brothers and sisters. Ang wala naman tayo, ito kasi itong isa long life process, itong ginagawa na ito, ang paglakad natin. Papunta tayo sa perfection, brothers and sisters. Hindi pwedeng masumpungan tayo na blemish, brothers and sisters. Kailangan tayo masumpungan ganap din. Alisinan natin yung mga bagay na nagbibit-bit sa atin, na kung saan ay hindi po magawa ang kalooban ng Diyos. Hallelujah, brothers and sisters. Iyan yung ang God's unconditional love. Yung grace and mercy niya endureth forever. Minsan, contrast yan o against yan sa kalooban natin, brothers and sisters. Basahin natin yung 1 Corinthians. Ito napakaganda. 1 Corinthians 13, 4 and 7. Napakahaba nito, pero tingnan natin yung sinasabi sa verse 4. 1 Corinthians 13. Love suffers long and is kind. Amen? Love does not envy. Amen? So, selos. Lalo sa magkakapatid, no? Brothers and sisters. Love does not parade itself. Is not pop up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Amen? Hindi natin ikinagagalak yung mga bagay na masama, na hindi maganda. Yun ang nangyayari sa paligid natin, no? Bears all things. Kaya mong batayin ang lahat ng bagay, ano man ang dumating. Hopes all things. Talagang punong-puno ng pag-asa na isang araw ay makukuha natin o makukuha ng bawat isa yung kanyang hinihiling. Endures all things. Amen? Next. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am now.
And now abide faith, hope, love, these three. But the greatest of these is what? Amen. Love. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yan po ang essence ng nilalaman ng Biblia. It's about love. Ako man ay mag-speaking in tongues, mag-prophesy, magbigay ng donations, o whatever. Kung wala naman akong pag-ibig, ang lahat ng iyan ay wala. Kailangan gawin natin ito out of love, brothers and sisters. Amen? Hallelujah. Maging sa prayer natin. Misan, parang ang prayer natin ay hindi na ganun kasigasig. No? Haluan natin ang pag-ibig. Especially, yun nga, sinasabi ni Jude, na huwag nating kakaligtaan itong ating parating na bahay-sambahan. Napakahalaga po niya, brothers and sisters. At palagi yan kasama rin sa list of my prayer, brothers and sisters. Lahat tayo, brothers and sisters, ang iglesia, ay patuloy natin ipagdasal, brothers and sisters. And lastly, brothers and sisters, sa 1 Peter 4, as I close this verse, 1 Peter 4, 7 and 8. But the end of all things is at hand. Parang ano, nakakalungkot, no? The end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Amen? Maging mapagbantay po tayo sa ating panalangin. And verse 8, ito na po. Wala pa akong title, no? Wala pa, no? And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Diyan natin kunin ang title. Love will cover a multitude of sins. Amen, brothers and sisters. Nawa ay pagningasin natin ang pag-ibig sa unang-una sa iglesia, sa gawain niya. Yung pagparito lamang ay patunay lamang na mahal ninyo ang gawain na ito. Amen? Dahil, yung nga, madalas na sinasabi ng song leader mo, pwede naman sa bahay na lang ako eh. Pero hindi po. Mayroon pong sinasabi sa Biblia, Hebrews 10:25 na do not neglect the gatherings of the saints. Brothers and sisters, dahil doon lamang makikita yung kalakasan ng bawat isa. Nandyan yung pag nakita mo si sister, despite the fact na siya may pinagdadaanan, pero nandyan siya, hoping na hindi siya lalabas dito empty-handed, brothers and sisters. Kaya purihin ang Diyos at nawa ay tayo ay naihatid ng ating mga binasa doon sa buhay na kung saan maghahatid sa atin sa kasakdalan, sa paglakad natin sa buhay na ito, ay maibsan yung mga bagay o maalis. Mayroon bang mga tinatsap pa sa buhay natin na dapat maalis at mapalitan nung love nating binasa? Kaya nga, love covers a multitude of sins, brothers and sisters. Kaya, purihin ang Diyos sa araw na ito. God bless you, my brothers and my sisters. Hallelujah.